Hi there, Blue friends. It's me once again, Marl Beth, and welcome to my channel. Good morning, pool friends, and welcome once again to my channel. This is Marl Bev, and it's a beautiful Saturday, sunny morning. So, what's up? Today, I'm going to be making another video. Ito po ay tungkol sa aking badass arsenal. So, this is my Pericue stick. This is a Baron PD-01 model. I'm going to be making a test hit video about this. How this badass performs. So this is a Baron model with a P20 shaft. So kung di po natin alam, ang model po ng ang endorser po ng Pericue ay si world champ Jason Shaw. So kung makikita niyo po, kalamitan ay nakakalaban siya ng ating mga Philippine pro players, sina Alex Pagulayan, sina Jeff De Luna, sina Carlo Biado. Parang ang worth po yata ng Q-stick niya ay around 300,000 plus. But this is roughly around almost 15,000 pesos. Plus of course the 3 inches extension are worth around 1,500. So if may time pa, I'm going to be, kung may time pa, iko-compare ko siya ang performance niya sa aking carbon fiber Q. Kung ano ang difference ng hybrid P20 Peri Baron Q-Stick. So let's jump into the pool table. So chok muna natin to. So guys, ang Q-tip nito ay it's a clear brown medium kamoy tip. Yan ang kanyang tip. Subukan muna natin isang simpleng stop shot. Usually, nag-start ang routine ko, practice ko sa isang simpleng stop shot. Just to, para ma-feel mo lang yung stroke mo early in the morning. So, malaki din ang pagkakaiba nitong hybrid P20 Pericue versus yung mga carbon tsaka load deflection like yung 314. So medyo ma-feel mo dito yung pagka-wood niya kahit siya ay hybrid. So medyo asiwa ako dito sa extension. Ilalagay ko yung extension kasi medyo mabigat yung ginagamit kong butt for the carbon fiber at doon sa 314. So tingnan ko kung mako-compensate, pero naasiwa ako doon sa butt sa extension. So, isa pa, medyo nagalaw yung aking stop shot. Hindi perfecto. Anyways, beginner lang naman tayo. So, doesn't matter. There. So, subukan natin ang simpleng draw shot. Kung diretso ba. So, ang pinifeel ko dito yung transfer of energy. Kasi sa carbon fiber, pag tumira kang ganyan, mafeel mo yung straightness. So, kahit beginner ka, ay feeling mo, ang galing-galing mo pag carbon fiber. Kasi yung transfer of energy. Dito. So far, so good. Diretso. So, kung makikita mo, diretso din sa packet yung white ball. Kasi, in-establish ko doon ay yung straightness ng stroke yung tira natin. Kung straight ba. So, 2-for-2. So, tingnan naman natin sa follow-through. So, okay itong Peri Baron na to, no?
This is a hybrid P20 shaft. Subukan natin yung simpleng follow through. Hindi diretso ang tira ko, guys. So, kahit maganda ang tako, hindi naman diretso ang stroke. Ayan, medyo diretso na doon. So, this is a... Ito ay 12.5. So, yung dulo niya ay 12.5, kagaya ng aking carbon fiber. 12.5. So, straight din siya. Itira kahit sa follow-through. Now, subukan naman natin yung simpleng atras. So, okay naman siya. Okay din siya sa atras. Tingnan natin yung isang simpleng power draw. Okay naman siya. Subukan natin ang low left draw shot. So gagawa din po ako ng video. So kung napanood niyo yung video ko sa regarding, I leave the link in the description below. At gawa din po ako ng simpleng video regarding low left and low right draw shots, kung paano gawin yon on a step by step basis. So this is a low left draw shot. Okay siya, kaso sumakto dun sa na-shoot sa middle pocket, diretso kasi. Let's try another one. So, para din siyang carbon fiber, yung hit niya, kaya lang, wood version siya. Ganun din naman sa 314. So, let's subukan natin ang top right. So guys, kung makikita nyo, wala akong masyadong in-adjust. Para siyang sa 314. So maganda tong shot na to. Hybrid nga. Konting-konti lang adjustment ko, pero hindi ko binago yung aiming spot. So ito yung aiming spot. Lilipat ko dito sa top right, a little one tip away. Hindi ko siya binago, pero hindi siya, wala masyadong deflection. So, okay itong peribaron na to. So, tingnan ko nga yung top left. So, ito yung aiming point. Adjust ko ng konti. Wala masyado. Para siyang 314. So, let's go for a simple long shot. Subukan natin na isang simpleng long shot. Okay naman. So, try natin mag-draw shot. From this far, this is a 3-foot draw shot. That's right. Subukan natin ng 3-foot draw shot. So guys, kita nyo nakailan tries ako doon. Nasanay kasi ako sa 314 tsaka doon sa carbon fiber. Iba talaga yung iba yung tama niya. Medyo may deflection siya doon. Doon nagkaiba. Kasi mamaya tingnan ko yung carbon fiber. Subukan nga natin yung phone. Tingnan natin ang isang simpleng low left draw shot. Low left draw shot. Basically, kung tutusin, mas maganda yung feel ko doon sa kahoy regarding doon sa versus dito sa carbon fiber dun sa atras kaliwa. Siguro dahil sa tip, kasi yung tip dito ay tip ng carbon fiber ko ay Victory Predator
At ito ay Kamui Soft. So yung MIT ko kasi dati, Kamui Soft. Private view po. So nasanay ako dun sa soft. So later on siguro, pag medyo putput na itong aking Predator tip dito sa aking carbon fiber, baka palitan ko siya ng soft tip to compensate yung sa mga sa patigas na shot ng carbon fiber. Now, let's try long shot for the carbon fiber. So, this is a 3-foot shot. So, medyo alog. Hindi straight ang aking tira, guys. Sorry, beginner lang. Hindi tayo professional. So, sabay-sabay tayo nag-aaral dito at natututo. So, I think importante dito yung stance nyo rin. No? So, kahit ang tako ang gamit nyo, kahit pinakamahal na tako pa sa buong mundo, pero kung hindi tama ang fundamental nyo, like yung stance, yung grip, yung inyong eye alignment, at importante yung pagtama ng tip sa white ball, doon malaki ang diferensya. Doon nagkakaroon ng miscuing, missing shots. Importante yung follow-through nyo ay may sagawa ng maayos. So guys, parang walang pinakaiba itong performance ng Perry doon sa carbon fiber. Kaya lang, wood talagang mas ako ah, okay talaga ang wood, lalo na kung madulas siya, may gloves ka or you're putting a powder, ipapowder ka. Okay din ang deflection niya. So iba lang talaga ang patama at saka tunog ng kahoy versus the carbon fiber. Ako naman, yung feel ko kasi, sabi nga ng experts, ang billiard is a game of feel. Okay? It's a mental game. Yung kasing mga techniques are just secondary. Actually, feeling ko nga mas maganda yung deflection nito eh. P20, yung hybrid, kesa dito. Kaya lang, sabi nga, ang billiard is a game of feel. So kung saan ka komportable, kung sa tingin mo doon ka confident, yung grip mo, yung hawak mo, yung pakiramdam mo, overall, yun ang gamitin mo. Just don't take my word for it. You try it yourself. Ako, I'm shifting from carbon fiber, then yan, may P20 Perry, tapos yung 314 na Predator. So, okay naman lahat. Hindi naman kasi ako sumasali sa tournament. So, siguro, pag naka 1 year na ako in progress, I'll try to join tournaments with a friend. So, sa ngayon, I'm still establishing my fundamentals. I'm still a beginner. At kung magiging consistent ako. Banda shot for the Perry. One for the road.